isang araw lang. Ganun naman, isang araw lang. One time lang naman. Isang araw lang, munting kahilingan. Isang araw lang, isang araw mo ay ipahiram. Ninya, isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Magsanay na dumamay, isang araw kasambahay. Ating paglingkuran, nangangailangan. Isang araw lang, let's give a helping hand. Lahat ay papasan, lahat ay tutuwang. Okay, gaang-gaang, isang araw mo ay ipahiram. Isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Magsanay na dumamay, isang araw kasambahay. Isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Magsanay na dumamay, isang araw kasambahay. Mr. and Mrs. Rene Laksamana. Laging nanonood sa okay. Good morning. Saka si ano, Tita Betty Rulioda ng Betty's Body Form. Magkaibigan pa na yan. Opo ka rin eh. Dr. Ano, Dicachon, Escultura, 482 Body. Kinukumusta din ni Dr. Joel Mendez at ni Dr. Carol Sabili. Si Dr. Dicachon. Galing nga rin si Al Santa Maria at saka si Ochipi. Romanillo. Kasunog ni Imelda Melesa. At sabi nga ni Tita Betty Rolioda, ang kanilang telephone number ay 532-0501. Pero ito mga kasambahay, sa inyong palagay, paano dapat labanan ng mga bagong sundalo ang korupsyon at katiwalian sa ating bansa? From Joey Santa Maria, palagay ko po mahihirapan sila dahil parang embedded na ang corruption sa ating sistema. Dapat magtulong-tulong sila i-resist ang corruption. Ang how can you resist ba? Corruption? Ultimo yung mga general nung araw sa biyak na bato, nagbiyakan eh. General yun ha. Mga sila Pedro, Paterno, yun ang yun ang ahente. Sila pala ang... O, tapos sila... Naku, ang dami mo. Na. Nakaribulto pa ngayon eh. Kanya-kanya pang monumento eh. Hanip na buhay ano. Diba, ka Tony? From Nancy De Leon naman, tama daw, tama ang ginagawa ni Pinoy. Nabigyan ng mga pangangailangan ang mga sundalo. At kung maaari, ay itaas ang kanila mga sweldo para hindi sila makaisip ng pandaraya at kung ano-ano pa. Okay. Mula naman kay Zenny Lopez, mga hindi pa nababahiran ng korupsyon ang mga bagong graduate, may huwag silang ihalo sa bulok at magulong sistema ng gobyerno. Mula naman po kay Ben ng Tundo, ang mga bagong sundalong punong-puno ng idealism and kaalaman. Sila mga bagong breed ang maaaring maging mga bagong leader ng bansa, ng bayan. O, si Marlon Sanchez. Simple lang. Honesty. It's the best. Honesty. It's such a long time. Napakalungkot na salita daw yung honesty. Totoo lang. Simple lang. Honesty. Isang bagay na wala halos ang maraming namumuno sa ating bansa. Galing kay Manilin. Manilin Valdez at saka mga sundowners ng dito sa veterans. Labanan ang sistema na nababalot ng katiwalian. It will be a long fight na dapat i-endure para mapalitan ang sistema ng katiwalian. Okay. From Cherry Lou Gonzales, maging tapat sa sinumpaang tungkulin, manatiling mabuting halimbawa saan man sila mapuntang ahensya ng pamahalaan. Masyado ng impiction dito kay Ponce ng impeachment trial. Sinumpaang salaysay daw. Sinumpaang salaysay? Naku, nagwawala si Mitos. Bakit? Si Mitos? Magsaysay? Nagagalit ng salpida. Pagbaril. Masyado daw kinukontrol ng administrasyon at parang yun ang gagamiting paraan para
Dati si talunin talaga. O, sabi naman niya, talunin talaga. Ganun naman ginawa ng dati. Sabi naman niya, binibigay ko ng lahat. Oo, pero may bigay naman eh. Ano naman ginawa ng dating ano, administrator? Kampi, binibigay sa lahat. Sabagay, ganti-gantian lang naman yan eh. Weather-weather lang. Weather-weather lang yan. Sabi na hirap, weather-weather lang yan. Sino yung nakaupo? Pero kompleto lagi Binay ah. Kompleto na line-up ni Binay. Meron pa isa Karen eh. Meron isang slot. Ano? Na ibibigay. Meron pa nire-reserve daw ata. Sino po yung vice niya? Wala pa naman kanto eh. Senatorial slip ko yung natin. Senatorial line-up niya. Nililigawan niya ata si Bong. Sino pa? Sino vice ano? Eh si Bong palagay ko yun, hindi eh. 2016 pa naman sino yun. Sino Bong? Bong Marcos o Bong Bibino? Palagay ko hindi dahil si Binay, ibang dating ni Binay. Kasi Bong, eh hindi ba, Imelda, Binay, Cory. Cory yun. Parang lihis eh, walang... Layo. Eh. Hindi, pero hindi mo rin masabi Karen eh. Kasi pagka sa politika, sinabi walang ano. Sinabi na niya. Sabi hindi ko masabi. In addition. Hindi rin masabi. Kasi meron din, nakating nilang panahon eh. Magkakaisa at magkakaisa rin lang. Hindi ba? Dati, pinaghulaan nila na magiging mapapangasawa ni Bongbong si Chris. Oo. Iba naman. Oo. Isipin mo. Hindi pwede gamay eh. Ay, isipin mo si... Uy, nakita na si Chris at saka si Kwan, si Grace. Grace Lee? Ah, si Grace? Oo, nakita na. Ano na nga, okay na. Okay. Nakita ko kumiki si... Sa diary kumiki si ano ah. Si Pinoy kay Grace Lee. Honey, bagay na bagay pala. Yun yung picture na Kwan noong anniversary. Anniversary ata ng Manila Bulletin. Ah, anniversary ng Manila Bulletin. So, nagkakatotohin kay John F. Kennedy tsaka kay Jacqueline Bouvier. Bakit? Na, ano naman yun? Yeah. Yeah. Hindi ba? Media rin si, ano, si Jacqueline Lunas, no? Si Jacqueline Kennedy, no? Ah, si Jacqueline Kennedy. Jacqueline Bouvier. Ano? Bouvier. Uy. Silent. R? Pero si Boy Abunda, inaalok na tourism doon, di ba? Oo, oh, hindi mayaw. Ibig niya, doon lang siya sa... Quezon Ab. Sa Ermita. Iba namang tourism yun eh. Harin eh. Iba yun. Iba yun ah. Iba yun ah. Alam ako sa circle eh. Problems. Ha? Problems. Eh, pabigat si Boy. Pagka tinitigan ka nun, tatanungin ka kung ano paborito mong kulay. Maiba ako, Tony. Totoo ba na pala mo ba? Parang ganyan mukhang... yung namura ako sa radyo ha. Baka totoo naman yung sumbong. Lihiti mo naman. Lihiti mo naman. Ano ba yun? Baka totoo. Hindi kasi ikaw. Ikaw kasi. Masyado kang ma... Dahil nakikitan, meron kang nail polish. Wala akong nakikitan lalaking ganito ah. Nabakla nga ako. Tinatanong niya na yan, Rato ni. Member yan, member sa taas. Patay ko ba yung membro ka na ng federasyon. Ako ba yung lalaki ko kayo nakikita ni Boy Abunda magkakawa. Nagsimula ito nung nabakla ako ni Rapi. Nag-utex na lang ako. Baka binubudbud mo sa kape yan ha. Lalaki mo ng kape si Rapi ha. Bigat yun lang. Abay, ewan ko ba sa inyo, oh. Pero maganda yung naisip ni Bart, ha? Si Nick Bartolome. Yung pagtatanim. Nick Bartolome. Pagtatanim na lang. Anim na puno yata. Kada isang pulis. Sinabi mo, ha? Pagtatanim ng puno, hindi sa manang loob. Multiply mo yun by 6 monthly. Sige nga. Tapos isa sa 12 buwan, sa taon.
ilan ang maitatanim? Kailangan... Kung lahat ay... Eh kung dito ka sa Metro Manila, paano ka magtatanim? 900 na puno sa isang... Kung dito ka sa Metro Manila, ano sa Metro Manila para makatulong? Ang dami tataniman dito, Joe. Ano? Aso. Ang dami. Aso. Dami. Hmm? Aso. Mga gulo. Mga sa ibabaw ng sa bubong. Sa ano, gitna ng MRT. Ito sa mga rooftop nila. Talagay sila ng mga paso. Ang mga mangga ngayon, kaya doon, maliliit na lang mangga ngayon, puno ng mangga. Alam mo sa mga risky sa bahay. Pero Marene, di ba nag-feature ako sa aking agricultural show? Meron na ngayon mga urban gardening. Yun. Meron sa May Fairview, sa Novaliches. Depende lang talaga dun sa... Risky sa bahay niyo, paso. Ang tanim ka na ano. Magtanim ka sa paso ng... Kamatis. Gulay, kamatis. Pechay, madaling mga mapuhay. Ano nga rin yun? Botanical garden. Sili, yun. Ha? Botanical. Sili. Oh, yung nga testigo si Kwan, hindi ba? Si Vicente? Meron siyang mga bonsai doon sa kanyang lugar. Ay, oo. Oh, si Vicente. Sa Demetrio Vicente, sa may Marikina Heights. Pero mahirap ka yung bonsai. Ano, 2,000 bonsai yan, di ba? Dami. Tinitrim niya, Natalian. Ikaw talaga, mahilig sa germination. Germination pinag-uusapan. Germination. Pabigat yung germination eh, parang ano yan ha, parami ka. Oo, iba yan eh. Pollination. Binabalik kong germicidal. Di ba? Pollination. Ano ba ang pulso ninyo mamaya na maaaring mangyari sa impeachment? Eh, yung gusto ni Henry, really, na ilang ano? Pinutuo. Na ano? Lahat naman gusto, pera, lahat katotohanan. Lahat naman eh. Lahat may gusto katotohanan talaga. Kaya lang yung pagpapalabas ng totoo, may proseso. Iyo, may proseso nga yun. Mahirap kasi kung basta inisip lang natin, gagawin na natin. Hindi tayo pwedeng maging unconstitutional. Rule of law. Ba't ganyan lagi na lang? Hindi rule of law. Ba't ganyan lagi na lang, Karen, eh, na nagkakatayang problema sa mga judges, sa mga West, ano. Sa Switzerland kasi, bago maging judge o maging justice, ang isang hindi komutabugado ka, automatic magiging judge ka. Meron silang school for that. Kalakasan mo dito. Ibang-iba, malayo. Pinipili rin eh. Pinipili rin ng GBC yan eh. Yan, diferensya nga. Kung malakas ka, pasok ka. Hindi ba? Sa Supreme Court, magistrate ka na kagad. Eh, hindi mo mawawala yun. Kasi pagka credential din ang tinitingnan role eh. Hindi, kasi ganito, no? Halimbawa, ilan sila nag-a-apply. Dadaan yan sa Judicial and Bar Council. Tapos i-screen yan. After that, saka pa lang pupunta ulit ng Malacanang. Diyan na uso yung kangaroo. Kasi sa Amerika, paramihan ng kaso ng araw. Kaya palundag-lundag. Mas marami kang kaso, mas marami kang kita. Kaya bilis na bilis ang trial, kangaroo court nga. Pero at least doon, district attorney, ini-elected. Noong araw yan. Magiging judge ka, palundag-lundag yung ano mo. Pero sa ibang bansa, kagaya nga nung sinabi mo, Switzerland. Meron talagang eskwela, meron naman... Magiging judge ka, hindi mo alam, ikaw na pala yung kukunin judge. Tinitignan ang track record mo. Iba naman nag-a-apply. Eh dito sa atin, palakasan. Palakasan. Pare, malakas ka ba sa ano? Pare, kilala mo sa JBC. Pare, sino ka kilala? Ganun din yan. Tinundun, magkasuntan mo. Karin yung bang mga, ano, mga justices sa atin, pareho ng allowance sa Chief Justice? Hindi. Iba? No, siyempre hepe ko eh. Bisa sa pulis eh. Pagka hepe ko ba? Pero hindi sinasama sa sa ako kausap na direkta ng gambling ko. Patikot. Sa patikot ang mataas. Hindi rin sinasama sa salin yun yung mga allowances nila. Hindi, Juan. Yung allowances kasi, meron kasi iba dapat mo isama sa salin. Yung iba hindi mo dapat isama. Meron kasing mga jurisdictional na kuan sila eh. Na sinasabing expenses nila eh. Kasi kagaya ngayon, nahuli na, hindi man nahuli. Pinaimbestigahan. Pinaimbestigahan ngayon karin na ng mga ibang yung mga ibang network na. Yung mga including sa mga congressmen, mga senator. Yun ang dapat. Wala rin sila sa LN eh. Hindi rin dapat na nagkasalita ka. Kailangan eh. Basta pag ano, insider na congressman ka o head ka ng isang bureau o head ka ng isang agency, dapat makita yung salin mo.
Hindi lang head, dapat lahat. Ganun. Bakit head lang? Especially kung elected ka siguro, tsaka na sa government. Kung ako ang head, papasok ko lang sa iyo. Sige, pare, sa iyo muna yung salin. Di wala rin. Dapat lahat sila, dapat mag-report na sa salin. Improvise na. Para hindi na i-ismid ang tao. Na dapat ma-project nyo na morally beyond reproach. Of course. Yung mga congressista, yung mga prosecutors, at pati yung mga senator judges. Kasi pagka may ano kagad, may mental reservation kagad ang tao eh. Ano ba naman ito nagtatanong na ito? Daming pera nito, may mansion ito. Morning, kuya. Morning, kuya. Morning, diba? Morning, kuya. Kusta ka na sabi ni Rapi Tuyo? Bakit ba naman kasi kung ano pinagagagawa mo? Gumagawa na kami ng toyo, inuwan mo muna ka ni Rapi. Bakit naman kasi naarang-arang mo yung mga sasakyan mo sa... Nagreklamo ka tuloy. Mali ang ginagawa mo na yan eh. May mga placards pa rin eh. Operations manager pala to eh. Operations manager ka. Bakit ba ganon? Magpaliwanag ka kala. Magpaliwanag ka nga, kundi tatawagan ko si Rapi to. Sabi ko nga eh, I got the right chance to be lambasted by the broadcaster. Kasi naman eh, broadcaster ka rin eh. Ganyan ang ginagawa mo. Mga Twitter ka ngayon. Sige, binibigyan kita ng mga gano'n. Hindi ako talaga Twitter eh. Namura na ako eh. Alam mo ha? Hindi inaamin mo, mali ka. Hindi. Kita mo, alam mo, paano ka magbabago niya kung di ka umaamin ng pagkakamali? Para kasi dun-dun eh. Paano ka punta sa akin? Meron bang pag sa barangay na pag-usapan na? Dapat hintay mo munang mag-mature yung usapan bago matapos. Ayun mo sabihin ganito. Pagka pinag-usapan na sa barangay, hintayin mo matapos usapan bago mo ayusin yung mali. Hindi, kuya. Yung duration ng pag-aayos. Meron bang mali dun sa ginagawa mo? Wala. May probable. Ay, ibig mo sabihin, tama na iharang mo yung mga sasakyan mo doon sa daanan. Kuya, mali naman yun. Hindi, kuya. Hindi, sagutin mo. Tama ba na iharang mo yung mga sasakyan mo sa daanan? Ang ato niyan, kuya, is... Hindi, sagutin mo muna. Wala kami sakyan, kuya. Mr. Presiding Minister. Mali kasi yung walang investigasyon kasi. You're not answering the question eh. Mayroong sumbong, pero walang investigasyon. Tinatanong mo na, simple lang ang tanong. Presiding Judge. Pag hindi, magre-resign ako rito. Simple lang. Ang hinihingi lang sa'yo, Mr. Witness, nakaharang ba talaga yes or no lang? Oh. Bakit kung ano-ano pang piniikot mo? Una, yes. Hindi mo na, pangalawa, ginagawa ko ng paraan para mawala yung pagharang na yun. Okay, kaya nga, in other words, ginagawa na pala ako ng paraan, hindi pa nagagawa ng paraan. Kaya during that time, ginagawa na ng paraan. Kaya nga, hindi. Ibig sabihin nga, kita. Iba kasi yung ginagawa ng paraan sa nagawan mo na ng paraan, hindi ba? Pag sinasabi mo, ginagawan, ginagawa nyo pa lang. Dapat yung categorically, you must answer yes or no. There is no such thing as a conditional yes. Ano ngayon? So hindi pa nagagawa ng paraan. Nagawa na ng paraan. Ngayon pa lang nagawa ng paraan. Hindi kuya. Hindi kanina sinabi mo. Your Honor, sinabi niya kanina. Ginagawa ng paraan. Binabago ko eh. Inconsistent, Your Honor. Nung nireklamo sa barangay. Nagawa ng paraan. Tsaka lang ako bumasok, ginawa ko ng paraan. In other words, nagawan ba ng paraan? Nagawa ng paraan. Hindi na nakaharang doon. Hindi na. Doong inireklamo ka. Doon bang inireklamo ka? Ano na? Hindi pa. Kuya, yung tao, kausap ko pa ng umaga eh. Oo. Yung Mama Munchang. Yung Mama Munchang. Teka muna, teka muna. Oy, order. May mga weather times na nakikipag-usap ka sa hayop. Oo nga, hayop nga. Sinabi mo yung tao kausap mo eh. Minsan ba nakikipag-usap ka sa rabbit? Kasi yung problema sa'yo eh. Para kang palitaw, susulpot lilitaw. Kung hindi ka pa mapagalitan ni Rapi Tulpo, hindi ka pa lilitaw. Sinagot ko yung kuya. O kaya ka nandito ngayon eh. Pasagot ka lang eh. Binuksan lang eh. Kaya pati tayo isasabit nito. At kuya, hindi siya kinampihan
ng barangay chairman. Oh, kinakita mo. Nakita mo. Kinakita mo. Pero ng barangay chairman. Eh, ikaw ang pinoy mo. Ikaw ang mga taga-barangay. Kuya, sabi ng kabitaan. Lahat na yung establishment, matagal na yun doon. 1952 pa. Kaya nga, eh, matagal ka nang gumagawa ng mali. Matagal lang nandun, di ba? Kaya mo sa depression ng mga kabarangay mo. Oy, sige, shoot, mamaya. Biro lang. Pero, biro lang yun. Biro lang, ha? Si pero batay doon sa usapan. Parang biglang kumampeo kayo rati. Bigla. Oh, doon. Mamaya. Araneta, doon. Pamaya. 7 o'clock. Ano yun, meron? Smart Araneta. Ano yung meron pong sing and shoot. Yun. Tapos binabati ni Gimbo yung anak niya, si John Michael Guillen, ng happy birthday. Okay. Pero ito ha, si Congressman Alfred Garbin Jr. Ako, ang nagwagi, ako, party list ng Bicol. Kakausapin, mag-uusap sila, magandang paliwanagan ito. Kasama po niya si Kuya Daniel Rason sa palatuntunang Get It Straight with Kuya Daniel Rason.